Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Sa video na ito ay ating bibigyang kasagutan ang katanungan ng ating mga grade 7 na mag-aaral. Paano nga bang sinasagutan ang mga learning tasks sa module? This video is focusing on the week 5 of the 4A cube milk-based module for grade 7 mathematics under quarter 1 lesson 5. Meron na rin akong ginawang video patungkol dito, Rational Numbers. Available na ito sa ating YouTube channel, ang Teacher Mo sa Math. Week 5 of the Grade 7 Mathematics module is all about rational numbers. At meron tayong tatlong learning tasks na kailangang i-accomplish. Ang una ay nasa I part or introduction. Ito ay matatagpuan sa page 20. Yung pangalawa naman ay nasa E part. Ito ay nasa page 23. At ang pangatlo ay nasa A part or assessment sa page 23 din. Let's focus on learning task 3. Ito naman ang ating makikita for learning task 3. We need to answer the following word problems. Meron tayong tatlo. Meron na akong binigay na example kung paano ito sasagutin. Ito ay mapapanood natin ngayon. Word problem. It took Jose 1/3 of an hour to complete his math homework on Monday, 2/4 of an hour on Tuesday, and 2/5 of an hour on Wednesday. How many hours did it take Jose to complete his homework all together? Ito si Jose, ito ang kanyang schedule nung siya ay gumawa ng kanyang math homework. On Monday, sa isang oras, gumawa siya ng 1/3 of an hour. Noong Tuesday, 2/4 of an hour. At noong Wednesday naman ay 2/5 of an hour. Ang tanong bali ay, ilang oras ni Jose natapos yung kanyang math homework? That is why we need to add all these fractions together. 1/3 plus 2/4 plus 2/5, yun ang ating aalamin. Itong tatlong fraction na ito ay may iba't ibang denominators. Therefore, they are dissimilar fractions. At ang ating step lagi para sa mga dissimilar fractions ay to change them into their equivalent fractions na may pare-parehong denominators para maging similar fractions sila. Para magawa natin yun, for step 1, we always need to find their LCD. LCD ng mga denominators na 3, 4, and 5. List down the multiples of 3. List down the multiples of 4. At ng 5. Napakaraming mga multiples ng 3, 4, and 5. Pero pwede ka nang tumigil kung nakita mo na yung pinakamaliit na common na multiple sa kanilang tatlo. In this case, lahat sila ay pare-parehong may 60. Therefore, the LCD of 3, 4, and 5 is 60. Alam na natin yung LCD. Itong LCD na ito ang gagamitin nating denominator nilang tatlo para sa kanilang equivalent fraction. Start tayo kay 1/3. Gamitin natin denominator niya sa 60. Alam naman natin yung process kung paano tayo kukuha ng equivalent fractions. Divide natin si LCD by the denominator and then pataas, multiply natin kay 1. Kaya naman si 1/3 ay katumbas din ni 20 over 60 dahil 60 divided by 3 is equal to 20. 20 times 1 is equal to 20, then copy the denominator. 1/3 and 20 over 60 are equivalent fractions. Next, punta naman tayo kay 2/4. 60 divided by 4 is equal to 15. 15 times 2 is equal to 30. Kaya 2/4 is equal to 30 over 60. Punta naman tayo kay 2/5. 60 divided by 5 is equal to 12. Times 2, it's 24. Kaya naman 2/5 is equal to 24 over 60. At dahil alam na nga natin yung kanilang mga equivalent fractions, sila ay mga similar fractions na, it's time for us to go to step 2, adding similar fractions. I-add lang natin sila all together, 20 plus 30 plus 24, and then copy their common denominator, 60. 20 plus 30 plus 24 is equal to 74, and the denominator is 60. Now, 74 over 60 is an example of an improper fraction. I-convert natin siya into mixed number para malaman natin kung ilang oras nga ba talaga na kumpleto ni Jose ang kanyang math homework.
Didivide lang natin siya. 74 ay nasa loob ng division line dahil always nasa loob ang numerator at ang denominator ay nasa labas. 74 divided by 60 is equal to 1. 1 times 60 is equal to 60. 74 minus 60 is equal to 14. 1 ang kanyang whole number and then yung 14 na remainder ang gagamitin natin numerator niya at 60 ay kukopihin lamang natin yung denominator natin. Kaya naman, 74 over 60 is equal to 1 and 1460. Kaya sa tanong na kung ilang oras nga bang nakumpleto ni Jose ang kanyang homework ay 1 and 14 over 60. Isang oras and 14 over 60. Or ito ay 1 hour and 14 minutes. Dahil sa isang oras, meron tayong 60 minutes. Ibig sabihin ng 14 out of 60, sa 60 minutes, meron lamang nakuha na 14 minutes si Jose. Therefore, ang kanyang math homework ay natapos niya ng isang oras at 14 minutes. 14 minutes out of 60. Jose studied for 1 hour and 14 minutes. Another word problem? Mika has 3 7/16 cm of wire. She needs only 1 5/8 cm of wire for her project and PLE. How much wire does she need to cut? Ito si Mika at ang kanyang TLE project. According to the word problem, si Mika raw ay may 3 7/16 cm ng wire. Pero ang kailangan niya lang ay 1 5/8. Therefore, ang tanong ay, ilang centimeters ng wire ang kailangan putulin ni Mika from 3 7/16 dahil ang kailangan niya lang talaga ay 1 5/8. We will be using subtraction as our operation. Ibabawas natin yung 1 5/8 kay 3 7/16. Dahil itong dalawa ay mixed fractions, convert muna natin sila into improper fractions. Start tayo kay 3 7/16. To convert mixed fractions into improper fractions, we need to multiply the whole number by the denominator. And once we have the product, we have to add it to its numerator. Then, copy the denominator. Pataas yung kanyang proseso. Simulan natin kay 3 7/16. 3 7/16 is equal to 55/16. Dahil, 3 times 16 is equal to 48 plus 7, kaya 55. Then, copy the denominator. Kay 1 5/8 naman, it is equal to 13/8 dahil 1 times 8 is equal to 8 plus 5, 13. Kaya 13 ang numerator, then copy the denominator. Dahil meron na tayong improper fractions, pwede na tayong mag-proceed. 55/16 minus 13/8. Aalamin lamang natin iyong sagot. However, these two are dissimilar fractions, kaya hindi natin siya pwedeng i-subtract agad. Kailangan muna natin siyang i-convert to its equivalent fractions para maging similar fraction siya. To do so, kailangan lamang nating alamin ang kanilang LCD. Pag alam na natin, susundin natin yung process na i-divide natin yung LCD by the denominator and then multiply. Pataas siya. Finding its LCD, ang 16 and 8 ay may LCD na 60. Therefore, sa step 3, sila ay similar fractions na. Sila ay kinonvert na natin from dissimilar fractions to similar fractions. Ito ang kanilang equivalent fractions. So, si 55/16 ay 55/16 pa rin. Dahil 16 divided by 16 is equal to 1 times 55, 55. Then, copy the denominator 16, which is LCD nga nila. Kay 13/8 naman, 16 divided by 8 is 2. 2 times 13 is 26. Then, use the LCD as denominators. Kaya naman sila ay similar fractions na. We can now proceed to the subtraction of similar fractions. 55 minus 26 is equal to 29. Copy their common denominator. 29/16 ay isang improper fraction. 29/16 is an improper fraction. Dahil ang tanong ay mga mixed fractions. Iko-convert natin si improper fraction na 29/16 into its mixed fraction form.
paano, syempre long division tayo. Numerator ay 29, lagi siyang nasa loob, divided by denominator nasa labas. 29 divided by 16 is 1, 1 times 16 is 16, 29 minus 16 is 13. Use the remainder as a numerator and then copy the denominator, which is 16. Kaya naman, si 29 over 16 is equal to 1 and 13 sixteenths. Therefore, Mika needs to cut 1 and 13 over 16 centimeters of wire for her TLE project. Another word problem, at Guevara clan reunion, 4.5 kilograms of spaghetti was left. If there are 3 families, how much each family can take home equally? Ito ang Guevara clan, nahahati siya sa 3 pamilya. May natira daw na spaghetti at hahatiin nila ito equally sa kanilang 3. Dahil kailangan natin siyang iparte equally, we will need to use division as our operation. Ang una natin gagawin ay we need to convert this mixed fraction into its improper fraction form. 4.5 is equal to 9 over 2. 4 times 2 is equal to 8 plus 1, 9. Use it as numerator, then copy the denominator, 2. Yung 3 naman, this is a whole number. Any whole number, pag siya ay ating i-convert into fraction, lagi siyang may invisible na 1 as denominator. Kaya alam na natin yung kanilang fraction form. Meron na tayong 9 over 2 and 3 over 1. Para ma-divide natin siya, ang rule ay, we will need to take the reciprocal of the second fraction. The second fraction is 3 over 1. Kaya, yung 3 over 1, ang kanyang reciprocal ay pagbabalik ta rin ang pwesto ng numerator and denominator. From 3 over 1, naging 1/3 siya. 9 over 2 ay as is lang, hindi natin siya i-reciprocal dahil hindi naman siya second fraction. Then, from division, tayo ay magpo-proceed na to multiplication. So, we'll have to multiply 9 over 2 and 1/3. 9 over 2 times 1/3 is equal to 9 over 6. Dahil 9 times 1 is 9, 2 times 3 is 6. 9 over 6 is an improper fraction. Ito ay i-convert natin sa mixed fraction form. To convert an improper fraction to a mixed fraction, we need to use the long division method. Ilalagay natin yung 9 sa loob ng division line dahil siya ay numerator. Lahat ng numerators, kada magdi-divide tayo ay laging nasa loob. At ang 6 naman na denominator ay laging nasa labas. 9 divided by 6 is equal to 1. 1 times 6 is equal to 6. 9 minus 6 is 3. Use 3, our remainder, as the numerator and then copy the denominator. Therefore, 9 over 6 is also equal to 1 and 3/6. 3/6 ay pwede pa nating i-reduce into its simplest form. Ang kanilang GCF ay 3. I-divide natin yung 3 ngayon both to the numerator and the denominator. 3 divided by 3 is 1 and 6 divided by 3 is 2. Therefore, 3/6 is also equivalent to 1/2. 1 and 3/6 can be further reduced to its lowest term, which is 1 and 1/2. Each family from the Guevara clan can take home 1.5 kilogram of spaghetti. At ganoon natin mga bata kung paanong sasagutan ang ating word problems for learning task 3. And that's it for our video for today mga bata. Hangad ko na natutunan mo kung paano mo nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa module. Please subscribe to my YouTube channel and Teacher Mo Sa Math for more contents regarding Grade 7 Mathematics. Also, like and share this video para mas marami pa akong Grade 7 na mga bata ang maabot at maturuan. Dahil ako si Ma'am Regine, ang Teacher Mo Sa Math.